Hello, good afternoon. This is Donna Cryo. Ako here again. I am back, vlogging again and then again. Ang daming laging kaganapan, kaya medyo na-late ako ng pag-upload ng mga video. So, continuing with my uploading of my vlog, for today's video, ang i-vlog ko is etong title na to. Okay, salamat po kasi sana naintindihan nyo yung ating topic for today, for tonight. Kasi related ito sa mga current events na nangyayari, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, sa ating inang bansa. Hindi ko naiiwasang tumawa kasi sa ganito mga, ano, mga kaganapan. Bakit ito ang aking naging topic? Siguro yung natatanong nyo sa akin. Eh kasi nga naman, just recently, napakaraming issue na nangyayari sa unang-una sa political condition ng ating bansa ngayon kasi nga nalalapit na ang election. Ganun din naman sa aming sariling grupo dito sa Bicolandia kasi meron kaming minamanage na grupo online sa Facebook na ang pangalan nga ay I Love Batubalange at doon ay marami rin kaganapan, apektado ng mga nangyayari kaganapan ng mula sa national, regional, provincial at bayan at dito rin naman sa aming barangay. At gusto ko lang i-share ang aking mga napansin kasi nga at dahil na rin sa mga pangyayari ito, ang daming nagkakaroon ng mga alit-alitan, mga ganyan, mga criticism mo, kasi napakadumi na nangyayari, di ba? Sa, hindi lang sa Isla Batubalane. Ganun din naman sa iba't ibang grupo, maging online man siya, galing sa political environment ng ating bansa, dahil na rin sa, ang katotohanan nga ay, ito ang nangyayari sa ngayon. Okay, bakit ko ito ang gustong maging title na topic ngayong gabi? Sinimulan ko yon doon sa title na pinakita ko kanina na submission of in the government. Submission sa government. Kasi doon ko kinukuha. Doon ko hindi lang kinukuha. Yun ang aking sandigan ng aking pag-suporta sa ating pamahalaan. Okay. At mula doon sa verse na yon na nakita ko sa Bible, na doon din nakalagay kung sino nga ba ang nag-a-appoint o naglalagay ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Hindi lamang sa ating pamahalaan, bagkos sa lahat ng pamahalaan sa buong mundo. Diba? Kung kaya, napag-isip-isip ko, nakakaloka, diba? Masyadong maraming ganap. At i-apply ko to sa pagpili natin ngayong darating national election next year kasi in relevance, in connection with naman dun sa title natin. Una, yung Romans 30. At yung pangalawang sasandalan ng vlog ko na to, ng aking opinion na to, ay doon naman sa katotohanan na walang daw nangyayari o walang nagiging kaganapan na walang kapahintulutan ng nasa taas. Okay? Kaya ang aking panawagan din naman sa lahat ng marireach ng vlog ko na to, na kung sino o ano man ang ating gustuhan na mangyari, lalo na ngayong national election next year, kung sino man ang manali dyan, is wala tayong magagawa kahit hindi natin gusto. Kasi yan nga is kagustuhan ng nasa taas, di ba? Mapapansin ninyo, at kung mapapansin ninyo, kasi ako napapansin ko kasi na halos lahat ng naging kaganapan sa ating pamahalaan is binibase ko talaga doon sa Romans 13. So, ang lahat ng kanyang mga ine-implement ng ating government is
naniniwala ako may approval yan ng kung sino ang naglagay sa kanya doon biblically, di ba? At syempre, ang mga nakalagay din doon kung sino mga nag-oppose. At syempre naman ang mga, alam natin kung sino mga nag-oppose. Hindi naman masama yung mag-oppose, di ba? Pero ang napansin ko lang kasi sa ating opposition is halos lahat inupose na nila. Diba? Kaya so, tatawanan ko na lang. Siguro kung ang katotohanan is talagang concern ang bawat isa sa atin sa ating national welfare. Makikipag-isa sila sa pagpapatakbo ng ating pamahalaan. Ganon din naman, hindi ko rin naman sinasabi na huwag silang mag-oppose. Pwede, of course, kasi democratic society tayo. Pero ang point lang is, huwag naman mag-oppose as is oppose lahat. Diba? Huwag naman puro paninira, diba? Huwag naman yung nasa loob tayo ng government, tapos tayo pa yung naninira sa gobyerno kung saan tayo nandun din na nagsiservisyo, diba? It's not healthy, actually. At alam kong alam nila yan, pero kung it's about political system ng bansa natin, kung parte ito ng sistemang political, kasi nga election, eh hindi healthy. Dapat magbago-bago, change strategy dapat. Kasi alam ko kahit gustuhin man natin, o pilitin natin na gustuhin natin na yung masusunod ay yung ating kagustuhan, di ba? Kung wala naman tayong blessings from above, so it's useless. Habang buhay tayong mag-ano, di ba? Habang buhay tayong mag-oppose, it's not healthy anymore. It's useless fight, di ba? Kaya panawagan po sa lahat kung anong pong gusto iboto ng mga political candidates natin sa kung ano-ano mga posisyon, irespeto po natin yon. Lalong-lalo na yung mga desisyon ng kapwa natin na hindi ayon naman sa ating kagustuhan. Kumbaga, ibang gusto nila, choice nila yon. Respeto na lang natin. Mas pinakamagandang gawin natin is support na lang yung ating bet na manalo, and then i-present yung anong magagawa nila sa ating bansa. Let's, for example, sa ating bayan, sa ating barangay, mga ganong eksena, di ba? Nakakaloka lang kasi ang nakikita ko talaga from national level down to barangay is yung dirty politics, eh. Siraan sila ng siraan. Yung para bang lahat na lang, di ba? Lahat na lang kinontra. Parang walang ginagawang maganda. Loka. Anyways, ganun din naman, gusto kong magpasalamat sa aking mga subscribers. I am celebrating my 4K subscribers. Thank you so much, 4K subscribers. Dapat ganito, super overflowing gratitude lang tayo para laging positive vibes. Maraming salamat po sa 4K subscribers. I'm celebrating my 4K subscribers today. Officially. Kasi nanotice ko nung isang araw, naging 4K na pala siya. So I'm so extending my overflowing gratitude to all of you. Bogang shout out kay Sis Shalom Molina. Thank you so much, sis. And patuloy lang tayo kasi ang daming ganap din sa YT. Ang dami rin garap sa way. Jesus Mario, si Santissima Trinidad. Huwag na natin pag-usapan. Kasi ang topic natin ngayon ay current events. Di ba mga Martes? Bongo pa alala din sa mga members ng I Love Tabalani, ang aming grupo dito sa Nicolandia, na lalong-lalo na po yung nagre-report ng aming group. Ay, welcome po kayo sa aming sa grupo ng I Love Tabalani. Pero please follow the rules, i-posted yung rules na doon para hindi tayo magbabag. Lalong-lalo na sa mga presidential bet natin, kung sino gusto natin. At ganun din, it applies to local level. Panawagan ko sa lahat ng supporters ng bawat politicians.
na please observe civility sa ilabat na balanya kasi maramraso. Nakikita ko po yon ang mga ganap na yon, kung sino mga nagre-report ng I love, kung sino may bitterness, alam ko po. Please observe civility. Para wala po tayong maging problema. Pwede kayong mag-post, pwede kayong mag-share. Please don't plot. Follow the rules, be civil. Nakikita ko po ulit-ulitin kong sabihin, nakikita ko yung mga eksena. At nakakarating sa akin yung mga may masamang intensyon. Sorry ha, kailangan ko na i-voice out kasi baka magbubag kayo sa loob ng ilabat na balani, hindi healthy. So para at least ma-prevent natin kung ano maging pag-aaway na mangyayari, broadcast ko na, please observe civility and follow po yung rules ng I love. And sa pag-share ko ng news doon, sorry, mayroon akong sariling standard, hindi ako nag-i-edit, hindi ako nag-screen ng mga news. Sinishare ko ang news as it is. Kung ano yung news, yun yung aking share. Hindi ako nagbabago, hindi ako nag-delete. No screening sa akin. And I hope ma-respect yun lang kung sino man ang gustong malaman ng aking reason. Okay? Once again, thank you so much sa aking mga subscribers. I am celebrating again my 4K subscribers. Thank you so much. Hanggang po sa ulitin. Maraming salamat sa aking 4K subscribers. Hanggang dito na lang po uli. Until next time, see you and good night. We'll be right back.